At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Bernardo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyo, mga apo. Heto na naman ang Lola Sela ninyo na magbabahagi ng isang kwento ng isang lalaki na ubod ng lakas at kinagigiliwan siya ng mga tao at tagapagtanggol. Mga apo, dyan lang kayo at makinig kayo sa aking bagong kwento na pinamagatang Bernardo. Naku, magpahinga ka muna dyan sa ginagawa mo. Alam ko na pagod ka. Halika na. Sobrang sipag naman ang asawa kong ito. Tatapusin ko lang ito. Ayoko kasing pinitigilan ng ginagawa ko kapag malapit nang matapos eh. Ay naku, halika na nga. Minto ka muna dyan. Ang ganda niyang ginagawa mong cream na eh, baby ah. Alam mo, sita, may lumalakas ako kasi may inspirasyon ako. Sana maging malakas ka gaya ni tatay ha. Kumain ka ng kumain dyan sa loob ng tiyan ni nanay, ha? Para malakas na malakas ka. Tingnan mo, sumisipa siya. Mukhang narinig yung sinabi mo. Nakakaintindi kahit nasa tiyan pa lang. Naninipo! Basta, sita. Hiniling ko sa may kapal na sana malakas kayong dalawa ng ating anak. Oo, huwag kang mag-alala. Malakas ang ating anak sa aking sinapupunan. Nako, sita, ang laki na ng tiyan mo. Siguro, mga isang buwan pa lang eh, manganganak ka na. Oo nga ho eh, ang bigat-bigat ng tiyan ko, inay. Ay, si Ben, nasaan na siya? Siguro, nasa kaibigan na naman siya, no? Nasa bukid po siya. Mamaya siguro, pupunta siya ng kagubatan para mangahoy. Siya, sige. At pupuntahan ko rin yung ama sa bukid. At gutom na yun. Sige po, inay. Dalahan niyo siya ng pagkain dun sa bukid. Sige na po. Ako nang bahala dito. Aray ko, ano ba ito? Masakit na... Aray ko! Anak, lalabas ka na ba? Aray! Manganganak ko na ba? Manganganak na yata ako. Aray, ang sakit ang tiyan ko. Dalhin mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya, aray ko. Ang sakit na talaga, aray. Tatawagin ko ang ito. Ipapahanda ko na yung mga gamit mo, ha? Aray ko! Lalabas na yan! Thank you.
Congratulations, mister. Lalaki ang anak ninyo at ang lusog. Ah, sige. Maiiwan ko muna kayo dito, ha? Salamat. Salamat, Doktor. Celia, apo ginanganak natin, ha? Kamukha, oh. Tingnan mo. Oo. Siya nga pala. Ano ipapangalan natin sa kanya? Bernardo. Yun yung ipapangalan natin sa kanya. Bagay. Parang lalaking-lalaki ang anak natin, ha? Matikas ang ating anak. Sige, magpahinga ka muna. Alam mo, nahirapan ka na ipanganak itong anak natin. Ako nang bahala na mag-aalaga sa kanya, ha? Salamat sa iyo, ha? Alam ko naman yun, eh. Binigyan mo unang napakagandang regalo. At doon ako nagpapasalamat sa iyo. Akin na yung bata at ako nang magkakarga, ha? Ayan. Mm-hmm. Hawakan mo mabuti, ha? Baka mahulog mo si baby. Nako. Ako pang magkakahulog sa kanya. Nako. Marunong akong mag-alaga ng bata. Hindi yan masasaktan. Anak ko yan, eh. Aalagaan ko yan. Talaga lang, ha? Mm. Ayan. Anak, pahalik nga. Nako, pogi talaga ng anak ko. Manang mana sa ama. Inapag mo muna sa crib. Ansiya. Baka may gusto kang puntahan. Mamaya ka na yan. Dito ka muna, anak, ha? Celia, tingnan mo muna yung bata, ha? Aalis muna ako. Ben! Tingnan mo ang anak natin! Huh? Bakit? Ilang buwan pa lang siya nakakatayo na kaagad. Anak? Benado, anak? Okay ka lang ba? Tingnan mo. Nakot mo kami ng nanay mo. Napaka-imposible. Ilang buwan lang siya nakakatayo na. Imposible itong nakikita ko. Imposible, Ben! Itong kotse nang mabilis. Brum! Ay, nakuhan dun sa silong. Pero may upuan dun. Teka, titignan ko kung makukuha ko. Titignan po kung pwede kong abutin. Ano kayang gagawin ko? Nasa silong ng upuan yun, eh. Hindi ko talaga mabot. Kasi bakit pa napunta dyan yung laruan ko? Teka, susubukan ko kayang buhatin ang upuan para makuha ko ang laruan ko. Teka, bubuhatin ko na. Ito. Ha? Bernardo! Nabuhat mo yung upuan! Mababagsakan ka ng upuan! Ibaba mo! Ibaba mo yan, anak! Ibaba mo! Tatay, kasi yung laruan ko napunta dun sa ilalim ng upuan, kaya ako tinas ko para makuha ko yung laruan ko. Sana tinawag mo ang tatay mo para siya na lang ang kumuha ng laruan mo sa sirup ng upuan. Okay na po. Kaya ko naman itas mag-isa. Ganito po. Sa ang kamay ko lang po yan. Kayang-kaya ko po yan. Ay, naku, anak!
Ibaba mo yan! Mababagsakan ka! Ibaba mo yung upuan! Sige na! Huwag kayong mag-alala, inay. Kasi po, kayang-kaya ko yan at di ako masasaktan. Sige na, ibaba mo yan. Tama na yan. Ibaba mo na. Natin. Piruin mo ah, pinamalas niya ang lakas ng ating anak. Kakaiba, sa ganyang edad, napakalakas niya. Kaya niyang buhatin ang mga mabibigat na bagay dito sa ating bahay. Ako ga rin eh, nagtataka. Sobre, nagulat ako nang binuhat niya yung upuan. Napakabigat. Alam mo, may kakaibang lakas ang ating anak, Ben. Oo, Celia. Nakita ko rin yan. Kailangan na ilihim muna natin yan sa mga tao para hindi siya mapahamak. Oo. Dapat maging kina inay at itay, hindi dapat nila malaman ito. Hindi dapat nila malaman ang pagkatao ng anak natin. Oo nga. Naku, itong tatlong ito. Ang susuklada ninyo, ha? Basta walang utang, ha? Magbabayad kayo. Para di kami magalit sa inyo. Sige. Pag di kayo nagbayad ng gusto at utang kayo ng utang dito, naku, nalilintagkan kayo sa may-ari nito. Basta magbayad kayo, magiging mabait kami sa inyo. Ayan na pala si Bernardo, eh. Ayan na siya. Ay, ako ang magsisirbis sa kanya. Huwag kang lalapit, ha? Ganon? Naku naman, unfair. Hindi pwede. Ako ang maghahain ng pagkain niya. Bernardo, alam ko na pagod ka. Gusto mo uminom ng tubig? Gusto mo ng merienda? Maupo ka muna sa upuan. Alika, alam ko na pagod ka eh. Bernardo, dito ka maupo sa tabi ko. Ay, hindi. Dito siya sa tabi ko. Mas maganda ako sa dalawang yan. Sige naman ni Bernardo, pinag-aagawa ng mga kundito. Mga chok. Ay, nako. Dito siya. Kung ako, ayoko sa inyo. Oo nga. Asa pa kayo. Hindi kayo gaya ni Bernardo. Ayos ka nga kayo dyan. Kay Bernardo na lang kami. Ang pogi niya. At ang lakas pa niya. Ang galing-galing talaga niya eh. Alam mo ba yon, ha? Alam mo, Celia, kapag nakikita ko yung anak natin, hindi ako makapaniwala. O di mas lalo ako. Ako ang nanay. Ako ang nagluwal. Kaya pala, pag sumisipa siya noon, grabe! Ang lakas-lakas! Ay, alam mo, biyayata ng Panginoon ang anak natin na nagkaroon siya ng kakaibang lakas. Oo, Ben. Kakaiba ang ating anak. Kakaiba ang kanyang lakas. Yung anak natin yata superhero kung tawagin. Sana gamitin ni Bernard Stama ang kanyang lakas, ano, Celia? Oo. Alam ko, mabait ang ating anak. At alam ko na hindi siya gagawa ng masama.
Tingnan ko nga, ang lakas mo, Bernardo. Oh, magbulong braso tayo. Alam ko na piki lang yung lakas mo. Kasi andito yung mga tagahanga mo eh. Pero susubukan kita. Ipakita mo ngayon ang lakas mo. Kung totoo malakas ka. Liga! Sige. Magsubukan tayo. Halika, magbulong braso tayo. Magkasakaling matalo mo ako. Talagang tatalunin kita dito. Sa baryo natin. Ako ang pinakamalakas dito. Liga! Ah, sige nga. Oh. Tingnan nga natin ang lakas na sinasabi mo. Baka hindi ka umubra sa yabang mo, Manuel. Manood lang kayong tatlo. Ha? Lorna, Fe, at sikaw. Aida, ipapakita ko sa inyong tatlo kung gaano kalakas si Manuel. Papakita ko na tatalunin ko ang Bernardong ito. Wala siyang panama sa akin sa lakas. Sige. Okay. Sabi mo na malakas ka, di malakas ka. Oh. Halika. Baka nga matalo mo ako. Anong mata? Tatalunin okay, kita talaga. Okay, magbibilang ako ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, go! Sige. Kailangan na talunin kita, Bernardo. Dahil ikaw ang laging bida dito sa ating barangay. Kaya ako ang tatalo sa sinasabi nilang kasing lakas ng kalabaw. Oh, go, Bernardo! Kaya mo yan! Yahoo! Go! Alam ko, malakas ka! Sige! Tungo sa'yo! Natalo mo siya! Natalo si Manuel! Natalo siya! Mabuhay si Bernardo! Mabuhay! Sana anong pilit sa'yo. Huwag mo na sanang pinatulan ang Manuel na yon. Oo nga naman, anak. Ayan tuloy, oh. Natakot kami ng inay mo. Baka kung anong gawin sa'yo ng Manuel na yon. Kasi tinalo mo siya. Eh, inay, huwag po kayong mag-alala. Wala pong mangyayari sa'kin. Anak, kilala sa baryo natin ang Manuel na yan. Traidor dito sa ating lugar. Oh, tingnan mo ang nangyari kay Bentong. Oo. Diba, trinaydor siya. O, ngayon, nasaan si Bentong? Umalis dito sa ating lugar. Kaya anak, nag-aalala kami ng inay mo. Sana naman pakinggan mo yung mga sinasabi namin sa'yo. Umiwas ka sa gulo. Mahal na mahal ka namin, anak. Tandaan mo yan. Ayaw namin na mapahamak ka. Bakit ganito? Parang nanghihina ako. Anong ginawa niyo sa akin? Ngayon, nakatali ka na. Hindi ka na makakawala ngayon. Papatayin ka namin para wala ng pinakamalakas na tao dito sa aming lugar. Ako lang ang tatawagin nilang malakas dito. Masyado ka kasi mayabang eh. Papatayin kita. Mayabang! Wala akong ginagawang masama sa inyo. Mga hayop kayo. Nako. Huwag mo akong pilitin. Pakawalan niyo ako dito. Pakawalan niyo ako. Hindi ka na makakawala dyan, Bernardo. Hindi ka na makakawala. Ganun ba? Oo. Isang beses para makikiusap ako sa inyo. Pakawalan niyo ako dito. Nakawala nga. Bernardo, huwag. Huwag. Nagbago ang anyo mo. Binalo! Huwag! Huwag! Binalaan ko na kayo. Malagawa mo na! Kayong gagawa ng kahit anumang bagay na mali. Kaya itong para sa inyo. Magtawali mo na kami, Binalo. Hindi na kami uulit. Hindi na!
Magmula doon, nagbakita nila ang galit ni Bernardo. Ang mga siga doon ay nagtino. Ang mga tao ay di na gumawa pa ng masama at naging maayos ang kanilang sabahan at naging masaya na sila sa kanilang lugar at nire-respeto na nila si Bernardo. Mga apo, diyan na nagtatapos ang kwento ni Bernardo. At itong muli, nagpapasalamat ang inyong Lola Sela. Hanggang sa muli, sa laban. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Bernardo, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.